pangalawa, salamat sa Testa kasi talagang sila yung nagbigay ng ano eh, sila yung nagbigay ng kahulugan doon sa pangarap ko. Ibig sabihin, pag pangarap mo lang kasi siya, pag walang nagbukas ng pintuan sa'yo para matupad yung pangarap na yun, hindi mo matupad yun eh. So, siyempre, thank you, super thankful ako na may Testa, na may mga projects sila na gano'n na libreng pagpapaaral sa mga hindi nakapagtapos mag-aral. Sobrang thank you kasi hindi ko inaasahan na isang araw yung pangarap ko. Yun to. Kasi dati yung pangarap ko lang to. Tapos, ang pangarap ko lang dati, makakain kami ng maayos ng pamilya ko. Pero, higit pa yung binigay sa akin ni Lord. Siyempre, madaming nag-open sa akin na pintuan nung nakapagtay ako ng parlor. Maraming pintuan na. So, dahil sa Testa, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko sa madalas nila. In way of giving back, sir, paano nyo binabalik naman sa iba yung naiturong po sa inyo ng Testa? So, unang-una, talagang pangarap ko din man. Kasi ang tunay na tagumpay daw, makikita mo may tao din na nagtagumpay sa parang. Ang tunay na tagumpay daw, makikita mo na nagtagumpay ka, may tao ang tagumpay dahil sa'yo. So, yun yung nagkaroon kami ng mga pre-seminar. Nagkaroon kami ng pre-seminar. So, willing kami magturo sa mga gusto rin matuto. Kaya meron kaming, idol po kasi si Ricky Reyes. So, meron akong isang supply na project din. Yun yung livelihood program na dinadala namin sa barangay. Na libre doon mag-aaral yung gusto matuto mag-upet, mag-riban. Yun yung isa yun sa project namin. Pangalawa, pag meron kami may mga nangyayari calamity kagaya nung sa Bulkan Taal na sumabog, nagkaroon kami doon ng mga pre-haircut, pre-hair treatment. Gusto namin sa kabila ng malungkot na pangyayari na yun, gusto namin